Garcia gets in an explosive three-punch combination, and Jimmy Wild... Dahil sa sobrang katapangan at matinding tiwala sa sarili, ay hindi niya inakala na ito pala ang magdadala sa kanya sa kapahamakan. May pambihirang lakas at liksi, walang takot sa kahit sinong makaharap, handang makipagsabayan hanggang sa mapabagsak ang kalaban. Yan ay ilan lamang sa mga kahangahangang katangian ng kauna-unahang Filipino world champion na si Pancho Villa. Gaano nga ba kalakas itong si Pancho Villa? Paano niya narating ang tagumpay bilang kauna-unahang boxing world champion sa Asya? At ano ang maling desisyon na tumapos di lamang sa kanyang karera, kundi pati na sa kanyang buhay? Si Francisco Villaruel Gallego ay ipinanganak noong August 1, 1901 sa Ilog Negros Occidental. 6 na buwan pa lamang siya nang iwan sila ng kanyang ama. Lumaki siya na nakikitira sa asyenda ng isang mayamang pamilya. Dito ay tinutulungan niya ang kanyang ina sa pag-aalaga ng mga kambing sa bukid. Noong 11 anyos si Gallego, tumulak siya sa Iloilo City para magtrabaho bilang isang bootblack. Habang nasa Iloilo, madalas napapaaway itong si Pancho Villa hanggang sa nagkaroon siya ng isang kaibigan na boksingero, kung saan ay magkasama silang lumipat sa Maynila at nanirahan sa Tondo. Madalas siyang dumadayo sa mga baryo para lumaban at madalas din siyang nakikipag-sparring sa mga kaibigan, at hindi nga nagtagal ay naakit nito ang atensyon ng mga local fans ng boxing. Sumabak siya sa kanyang unang profesional na laban noong 1919, laban kay Alberto Castro, kung saan ay tinalo niya ito sa pamamagitan ng knockout. Nagsunod-sunod ang kanyang panalo hanggang sa loob lamang ng 2 taon ay napalitan niya si Terrio Pandong bilang Philippine Flyweight Champion. Dahil sa angking galing nitong si Pancho Villa ay dumami ang mga tagahanga nito, at kapag siya ang lumalaban ay talaga namang inaabangan ito ng marami. Kalaunan ay umibig itong si Pancho Villa, subalit nabusted lamang ito ng babaeng kanyang nililigawan. Dahil sa kalungkutan ay bumalik sa Negros si Pancho at iniwan ang boxing. Matapos makapag-isip-isip at dahil na rin sa kagustuhan ng kanyang mga tagahanga ay bumalik itong si Pancho Villa sa ring. Sa mga panahon na ito, kaibigan, ay nasa pangangalaga si Pancho Villa ng 2 kilalang personalidad sa mundo ng boxing: ang American boxing promoter na si Frank Churchill at ang Filipino boxing manager na si Paquito Villa. Noong May 1922 ay nakatanggap si Villa ng imbitasyon mula sa sikat na boxing promoter na si Tex Ricard. Inimbitahan siya na lumaban sa Estados Unidos. Tinanggap niya naman ang imbitasyon at tumulak sa Amerika kasama sina Churchill at Paquito Villa. Pagdating niya pa lamang sa Estados Unidos ay agad siyang nakipagbakbakan sa isang napakabata ngunit mahusay na sparring partner na si Enrique Chavardet, at agad na nanalo sa kanyang unang laban sa ibang bansa, laban kay Abe Goldstein sa Jersey City noong June 7, 1922. Sa oras na ito, nakuha ni Villa ang atensyon ng mga mahihilig sa boxing at siya ay nakatakdang labanan ang American Flyweight Champion na si Johnny Buff noong September 15, 1922. Tinalo ni Villa si Buff sa pamamagitan ng knockout at pinatumba ang kampiyon sa ika-11 round at napanaluna ng American Flyweight Championship. Sa sumunod na taon ay medyo minalas itong si Pancho Villa dahil siya ay natalo sa pamamagitan ng 15 round decision laban kay Frankie Hinaro at naagaw ang American Flyweight title. Naging kontrobersyal ang kanyang pagkatalo dahil kitang-kita ng mga manonood na si Pancho Villa talaga ang panalo. Sa madaling salita ay niluto ang laban. Sa taon din na ito ay binawi ng dating flyweight champion na si Jimmy Wild ang kanyang nakatakdang pagre-retiro para muling lumaban sa Amerika para sa World Flyweight Championship. Bagamat si Frankie Hinaro ang dapat na makalaban ni Wild, ay napagpasyahan ng mga promoter ng boxing na ang sumisikat noon na si Pancho Villa ang ilaban kay Wild. Si Jimmy Wild ay may record na 139 wins, 3 losses at 1 draw. At ang nakakabilib ay 99 sa kanyang mga panalo ay sa pamamagitan ng knockout. Hindi naman nagpatinag itong si Pancho Villa at matapang na hinarap si Wild sa loob ng ring. Umpisa pa lamang ng laban ay isinisigaw na ng mahigit sa 20,000 na tagahanga ni Pancho Villa ang salitang Viva Villa. Kaya naman lalo pa itong ginanahan. Pancho Villa, the colorful Philippine challenger, is a worthy opponent for Wild. He's established himself as a top contender.
Sa pangatlong round ay namamagana ang mata ni Wild at naliligo na rin ito sa kanyang sariling dugo. Pinatumba ni Pancho si Wild sa ikaapat na round subalit muli itong nakabangon. Sa ikalimang round ay muling bumagsak si Wild pero tila ayaw pa rin itong sumuko. Kaya naman sa ika-anim na round ay ginaanan na ni Pancho ang kanyang mga suntok na siya namang ikinagalit ng kanyang manager. Pagtunog pa lamang ng bell sa ikapitong round ay tinuluyan na nga ni Pancho Villa si Wild at pinatulog ng 5 minuto bago ito nagising. The champion is trying to cover up but a lot of those punches are landing. Villa gets in an explosive great punch combination and Jimmy Wild falls flat on his face. The crowd is stunned at the sight of the champion lying prone on the canvas. Pancho Villa makes an indelible mark in... Pagkatapos ng madugong labanan na ito ay itinuloy na nga ni Wild ang kanyang pagre-retiro. Binati naman ng dating Pangulong Emilio Aguinaldo si Pancho Villa at pinabalik sa Pilipinas para dito ay depensahan ang kanyang titulo. Pag-uwi ni Pancho Villa sa Pilipinas ay sinalubong siya ng hero's welcome at nagparada mula sa airport hanggang sa mga pangunahing kalye ng Maynila. Pagkatapos ng isang piging na isinagawa sa Malacanang, ay muling bumalik si Pancho sa kanyang probinsya sa Negros Occidental. Noong May 2, 1925 ay muling lumaban si Pancho Villa sa Pilipinas laban kay Clever Sencho at matagumpay niya namang naipanalo ang laban. Ito ay naganap bago siya bumalik sa Estados Unidos. Para paghandaan ang gaganapin niyang non-title match laban kay Jimmy McLarnin na gaganapin sa San Francisco sa July 4, 1925 ay muling bumalik sa Estados Unidos si Pancho Villa. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay namaga ang mukha nitong si Pancho Villa dahil sa infection sa ngipin, ilang araw bago ang laban. Agad na nagtungo si Pancho Villa sa dentista para ipabunot ang sumasakit niya ng ngipin. Pinayuhan si Pancho Villa ng dentista na huwag nang ituloy ang kanyang laban dahil napakadelikado nito subalit hindi nakinig si Pancho Villa at pinairal ang kanyang katapangan at hindi inisip na maaari siyang mapahamak dahil sa isang maling desisyon. Sa kanyang laban ay isang kamay lamang ang ginagamit ni Pancho Villa pang suntok sa kalaban at ang isang kamay naman ay ginagamit niya pang depensa sa kanyang mukha kung saan siya binunutan ng ngipin. Ayon sa mga nakasaksi ay matindi daw talaga ang lakas nitong si Pancho Villa kahit isang kamay lamang ang ginagamit nito. Subalit dahil nga sa hindi niya na-knockout ang kalaban ay natalo ang ating pambato. Ilang araw matapos ang laban ay muling nagkaroon ng infection si Pancho Villa. Kaya naman binunutan pa siya ng 3 mga ngipin. Matapos bunutan ay pinayuhan siya ng mga dentista na magpahinga na muna pero mas pinili ni Pancho Villa na makipag-party-party kasama ang kanyang mga kaibigan. Lalong lumala ang infeksyon hanggang sa umabot na ito sa kanyang lalamunan. Agad siyang isinugod sa ospital para operahan at sa kasamaang palad ay nakomatos si Pancho Villa. At kinabukasan nga ay tuluyan na siyang binawian ng buhay noong July 14, 1925, sa edad na 23 anyos. Ang nakakalungkot ay 17 araw na lamang sana ay idadaos niya na ang kanyang kaarawan, subalit hindi na ito umabot. Narito ang kanyang nakakahangang record na naitala bago siya pumanaw. Sa loob lamang ng 7 taon niya sa kanyang karera, ay nakapagtala siya ng ganito karaming laban. Bagamat likas na ugali ng mga Pilipino ang pagiging matapang, ay kinakailangan pa rin pag-isipang mabuti ang bawat laban na kakaharapin dahil sa huli ay mas importante pa rin ang buhay. Kung nagdesisyon lang sana ng tama itong si Pancho Villa ay baka mas mataas pa ang kanyang narating. Bago ko tapusin ang video na ito kaibigan ay gusto ko lamang pasalamatan ang mga solidong sumusuporta sa ating munting channel. Maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta mga kaibigan. Kayo ang dahilan kaya naman patuloy pa tayong gumagawa ng mga makabuluhang content na gagaya nito. Yan lamang muna kaibigan, maraming maraming salamat sa panonood at kita tayo sa mga susunod pa nating mga videos.